20 minutes away ang bahay ng classmates ni Camille. Kaya pagdating namin doon, nakita namin itong nakaupo lang sa may sementong hagdanan ng bahay ng classmate niya. Anak, tawag ni Roy kay Camille at nakita namin itong nagpaalam sa classmate niya at napatingin lang ito sa amin. Dad, saan nakuupo? Ang tanong nito. Sabi ko na sa iyo, Roy, di tayo kakasya dito. Kayo talaga. Camille, sakay ka na. Kumandong ka na lang sa Tito Ed mo. Bilis na. Naghihintay na ang bisita natin sa bahay. Ang sabi nito. Makita kong naka-gym shorts lang ito. Nalitaw-nalitaw ang likuran at legs niya. Paano na kaya to? Nakaslacks pa naman ako. Ang sabi ko sa akin sarili. Kandong ka na sa Tito Ed mo, anak, para makauwi na tayo. Sabi ni Roy na sumakay na si Camille at parang awkward na umupo sa kandungan ko. Okay ka lang dyan, Tito Ed? Ang tanong nito sa akin. Ha? Okay lang ako, Camille. Walang problema. Ang sagot ko. Nung pagkasara ko ng pinto, agad na pinaandar ni Roy ang kotse at umalis na kami. Nagkukwento si Roy habang nagmamaneho ito. Habang ako naman ay enjoy na puro oo sa bagay. Tama ka. Ang mga naisagot ko lang kay Roy. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang lumingin sa akin si Camille at tumingin lang ito sa akin. Wala akong nagawa kundi umiti lang dahil alam kong nararamdaman niya ang bukol ko. Dad, alam mo bang nakakuha ako ng mataas na score sa gym class namin kanina? Talaga anak, anong event naman? Ang tanong ni Roy. Basketball dad, galing ko daw kasing mag-shoot eh. Ang sabi ng coach namin. Sabay galaw nito sa ibabaw ko na talagang napapapikot ako. Ang galing naman ah. Dinig mo yon, Ed? Ang sabi ni Roy sa akin na di ako nakasagot kagad dahil sa masahing binibigay ni Camille sa alaga ko. Galing mo, Camille. Ang naisagot ko. Na napatingin lang sa akin si Camille sabay ngumiti ito sa akin. O yan, andito na tayo. Ang sabi ni Roy nung pumasok na kami sa gate ng subdivision nila. O sige, pasok na kayong dalawa at ipapasok ko lang itong kotse. Ang sabi ni Roy sa amin at naglakad na kami ni Camille patungo sa bahay nila. Tito Ed? Yes, Camille. Alam ko po na nagising ang alaga nyo kanina. Ang sabi nito nang nasa may pintuan na kami ng bahay nila. Ah, sensya ka na dun ha. Di ko kasi maiwasan eh. Ang natawang sabi ko sa kanya na tinago ko ang hiya ko. Tito Ed naman eh. Okay lang yun sa akin, Tito Ed. Ang sabi nito at sabay bukas ng pinto. At nakahinga ako ng malalim dahil di ito na-offend. Pumasok na kami sa loob at kita ko nag-i-enjoy na yung mga bisita habang yung misis ko naman ay nakaupo sa sopa. At kausap nito ang mga barkada niya noon nung college pa sila. Nagpaalam na kami pagkatapos ng handaan. At umuwi na kami sa bahay na buhat-buhat si Edward dahil nakatulog ito sa kotse namin. Nang inihiga ko ito sa kama, naalala ko tuloy ang nangyari nung isang gabi at kanina sa kotse ni Roy at napangiti na lang ako sa nangyari. Lumipas ang isang linggo, nakalimutan ko na nangyaring yun dahil sa sobrang busy ko sa trabaho at halos alas 10 na ako umuwi ng bahay.
Di ko na nga nabibigyan ng oras ang anak ko dahil sa pagod ko. At si Mrs. parang nagtatampo na rin dahil di ko na daw siya nabibigyan ng special na atensyon. Dahil pagdating ko daw ng bahay, diretso kwarto na lang daw ako at tulog pagpasok niya. Naintindihan naman ni Mrs. at natutuwa na rin ako kahit pagod dahil inaalagaan talaga ako ng husto ng asawa ko. Araw ng Linggo at nagpaalam si Mrs. na magsimba sila ng anak namin at dadaan na rin sila sa bahay ng biyanan ko dahil matagal na rin nilang di nakakadalaw doon. Di ka ba sasama, Han? Sorry, Han. May tatapusin kasi akong trabaho eh. Ay, naku, Linggo ngayon. Ano ka ba, Ed? O sabihin mo yan sa boss ko, ang sagot ko sa kanya. Ewan ko ba sa'yo, parang tuta ka na ata ng amo mo ah. Huwag ka nang mainis, okay? Ingat sa pagmamaneho. I love you. Sabay halik ko sa labi nito at hinatid ko sila sa garahe at kita kong tuwang-tuwa si Edward dahil makikita na naman niya ang mga pinsan niya. Sigihan, ingat kayo. At umalis na ang bagin ako at naiwan ako mag-isa sa bahay. Nasa study room lang ako ng buong maghapon. Habang busy sa pag-finalize sa project namin, nang biglang narinig kong tumunog ang doorbell namin. Sino kaya yon? Lumabas ako ng study room at sumilip sa maliit na butas para tingnan kung sino yung taong nasa labas. Pagsilip ko, nagulat ako dahil si Camille ang nasa labas. Kaya agad kong binuksan ang pinto at naamoy ko kaagad ang pabango niya. At sinalubong ako ng matatamis niyang ngiti. O Camille, napasugod ka? Tanong ko sa kanya. Hi Tito, andyan ho ba si Tita Chona? Wala dito sa bahay eh. Baka gabi pa yun uuwi. Bakit ba? Kasi may papakiusap sana ako sa kanya eh. O, pasok ka muna. Sinara ko kaagad ang pinto at sumunod sa kanya. Ano palang sadya mo sa Tita Chona mo? Hiram sana ako ng libro sa kanya. Ang sabi nito sa akin. Ah, ganun ba? Anong libro naman yun? Tanong ko sa kanya. Yung romance novel po, Tito. Sabi ni Tita, nasa study room nyo lang daw po yun. O halika, punta tayo sa study room. At pagpasok namin dun, hinanap ko kaagad yung librong hinihiram niya. Umupo siya sa upuan ko na malapit sa computer. At parang batang pinaikot-ikot ang upuan ko na parang nag-i-enjoy ito sa ginagawa niya. Kaya napatawa na lang ako sa kanya. Nang tumigil na ito sa kakaikot sa upuan ko, umarap ito sa computer ko. Tito Ed, may internet access ba ito? Oo, meron. Pwede ho bang maka-online? Sige, online ka lang. Sabi ko sa kanya na mabilis itong inilapit ang upuan sa computer table at nagbukas ng Internet Explorer. Alam mo ba, Tito Ed, kung ano ang pinakamasarap na wine sa buong mundo? Ang tanong niya sa akin. Ano? Yung matanda. Sabay tawa nito na nagpakita ako ng pagkabugnot pero tumawa na rin ako. Honor student itong si Camille kaya tuwang-tuwa si Roy sa kanya dahil sa maraming parangal na natatanggap nito sa school. Eh alam mo naman ba kung ano ang pinakamasarap sa buong mundo? Ang tanong ko sa kanya. Ano po yun? Yung bata. Sabay tawa ko naman na parang di niya ata nagets kaya hinayaan ko na lang siya na nang biglang na-process na niya ito kaya tumawa na rin ito. Tito Ed talaga, palabiro.
Tinuloy ko na lang ang paghahanap sa librong hinihiram niya. At nung nakita ko na ito, lumapit ako sa kanya at sabing, "Eto, medyo malikabok lang pero okay pa yan." Nang biglang nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko sa monitor ko. "Tito Ed, ganyan lang sa akin ngayon. Sabay turo sa picture." "Seryoso ka ba?" Napamura ako sa nakita ko. "Bakit parang nasyak ka, Tito Ed? Di lang ako makapaniwala na ganun pa lang sa'yo." Ang sabi ko sa kanya habang nakatayo ako sa gilid niya. Ilang minuto ko ding tiningnan ng picture sa monitor hanggang sa napansin ko na lang na nakatingin si Camille sa harapan ng shorts ko. "Tito, parang may namamaga ata sa harapan ng shorts mo." Sabi nito sa akin, sabay taas ng mukha niya at tumingin ito sa akin at nabigla ako sa sumunod na ginawa niya. Napaatras ako ng konti nang hinawakan niya at marahang inimas ito. "Oh, Camille, alam mo ba ang ginagawa mo?" Ang tanong ko sa kanya na tumango lang ito. "Teka, Camille. Mali ito. Di dapat mangyari ito." Sabi ko sa kanya na yumuko ito bigla at parang naiiyak. "I'm sorry, Tito Ed." Ang sabi niya habang umiiyak ito. "Nadala lang po kasi ako. Sorry po talaga, Tito." "Okay lang yun, Camille. Pero pangit yun at hindi dapat." Sabi ko sa counter offer ko sa kanya. Kahit na alam kong yun ang gusto kong mangyari sa amin. "Please po, Tito. Huwag niyo po akong isumbong sa parents ko. Lalo na kay Daddy." Hindi kita isusumbong. Basta mangako kang di mo ito ipagsasabi sa iba. Lalo na sa best friend mo, okay?" Sabi ko sa kanya. "Hindi po, Tito. Promise po." Ang sabi nito, kaya lumapit ako sa kanya at lumuhod sa harapan niya. "Okay lang yun, Camille. Don't worry, okay? Di ako galit. Medyo nagulat lang ako," sabi ko sa kanya. Tumingin ako sa oras at mag-aalas 6 na pala. Kaya niyaya ko siyang dito na lang maghapunan at nag-offer na ihatid ko siya sa kanila. "Dito ka na maghapunan." Tumango lang ito at sumunod sa akin. At sabay na kaming naghapunan. Badang alas 8, niyaya ko na siyang ihatid sa kanila. Kaya nung nasa daan kami, kinausap ko siya tungkol sa ibang bagay para maging comfortable siya at di maging awkward sa akin. Pagdating namin sa kanila, andun na yung kotse ng daddy at mami niya. Nung nasa may pintuan na kami, aktong magdo-doorbell na sana ako nang biglang may narinig kami ingay sa backyard nila. "Boses ng mami at daddy mo yun, ah," sabi ko sa kanya. "Oo nga po, dito tayo, Tito. Daan tayo sa garahe." Ang sabi nito sa akin. "Teka, may kukunin lang ako sa kotse. Susunod na ako doon," ang sabi ko sa kanya. Kaya bumalik ako sa kotse para kunin yung hiniram kong CD ni Roy. Nung pumasok na ako ng garahe, nakita kong nakatayo lang si Camille sa may pintuan na parang may sinisilip ito sa glass window. Lumapit ako at tumayo sa likuran niya. "Camille, bakit nandyan ka?" Tanong ko sa kanya na di ako sinagot kaya tiningnan ko kung ano ang pinapanood niya sa labas. At nagulat ako nung makita ko ang parents niyang naglalabing-labing sa gilid ng pool.
Naririnig ko ang mahihinang hininga ni Camille na parang tinatablan na ito ng init. Napansin ko nang gumalaw ang braso ni Camille at naramdaman kong inihimas ang kanang kamay niya sa ibabaw ng shorts ko na di man lang ito tumingin sa akin. Kaya napahawak na lang ako sa balikat niya at hinayaan ang kamay niya. Di na rin ako nakatiis at ginapang ko na rin ang kanang kamay ko pababa sa kanya. Sabay kaming napasinghap nung mahawakan namin ang sarili namin. Hanggang sa pareho naming naabot ang kalangitan. Nakita kong nakatayo si Roy at pumasok na sa loob ng bahay nila. "Camille, yung daddy mo." Sabi ko sa kanya na agad naman itong tumayo at tumingin sa labas. Nagbihis na ako at nilinis ko pa ang hood ng kotse ko. "Okay ka lang ba?" ang tanong ko sa kanya. "Okay lang ako, tito. Pero yung nangyari kanina, di ko yun malilimutan." Ang sabi nito sa akin, naakto sanang hahalikan ako sa labi. Biglang may narinig kaming boses sa likod ng pinto. At makalipas ang ilang segundo, bumukas na ito. "Ed, musta ka na?" ang tanong sa akin ni Roy, na naka-bathrobe lang ito. "Okay lang, Roy. Hinatid ko lang si Camille," sabi ko sa kanya. "O ano, Camille, nahiram mo ba yung libro sa Tita Chona mo?" "Ah, oo, Dad. Okay na," ang sabi ni Camille. Natumingin ito sa akin at hinalikan ako sa pisngi. At nagpaalam na ito bago pumasok ng bahay. "O sige, Roy. Ulan na ako. Parang busy ka ata eh." Ang paalam ko sa kanya. "O sige, Ed. Ingat sa pagmamaneho. At salamat sa paghatid sa baby ko, ha." "Alam mo naman na sa panahon ngayon, maraming loko dyan," sabi nito sa akin. "Okay lang yun, Roy. Parang pamilya na rin naman yung si Camille sa akin," sabi ko sa kanya. "Kaya nga tiwalang tiwala ako sa'yo eh. Lalo na sa'yo, Ed. Alam kong safe na safe sa'yo si Camille." Nagigilty tuloy ako sa narinig ko. Kaya nagpaalam na ako kay Roy at tumango lang ito. Pagkatapos noon ay umalis na ako sa subdivision nila. Habang nasa daan ako pa uwi sa amin, nag-vibrate ang cellphone ko at nakita kong nag-text si Chona. Kaya nireplyan ko ito at sabing pa uwi na ako. Makalipas ang ilang minuto, nag-vibrate uli ang phone ko. Akala ko si Chona. Pagtingin ko, si Camille ang nag-text. "Tito, ingat sa pagmamaneho at salamat kanina." At nag-send ulit siya ng text sa akin. At nung binasa ko ito, napangiti na lang ako sa message niya. "Tito, iniisip kita. Sa uulitin, ingat ka ha. Pupuntahan kita sa inyo bukas." Napahimas tuloy ako sa alaga ko at nakangiting umuwi ng bahay.